Pidalan tayo ni Hi-Des Philippines ng mga bago nilang models ng handle grips. Install natin yung isa dito kay Honda Beat natin na naka-naked handlebar. Etong rapid grips yung ikakabit ko kay Honda Beat. Category nito is for street bikes, naked bikes, pero pwede rin naman to sa kahit anong motor. Ito naman yung racing edition nila, pang mga race bikes. Tapos itong tourer grips, ito yung gamit ko kay ADV ngayon eh, tsaka kay Beat. Iba lang ang kulay ng kay Beat. Tapos itong Truxer, pang trail bike, supermoto, tsaka adventure bikes. Iba yung dulo niya, praso lang yung butas. Usually kasi pag mga ganyang trail bikes or pang motocross, parang wala silang bar ends. Ito yung kay ADV ko, yung tourer. Kay Honda Beat, tourer din, pero iba lang yung kulay. Kay Honda Click naman is itong Storm. Tanggalin natin itong lumang grips natin. WD-40 para dumulas siya. Tingnan natin alcohol para matanggal yung WD-40. Ito palang throttle ko, may stopper yan dito dati, tsaka dito. Ginawa ko, tinanggal ko siya ng rotary tool para mapapasok ko ng maayos itong grip. Para masagad ko siya dito sa dulo, tsaka dito, hindi nakaumbok. Pwede nyo rin gamitan ng cutter na lang kung wala kayong rotary tool. Or pwedeng kahit wag nyo naalisin, depende na sa inyo. Tapos para malaman natin kung alin yung throttle side, tingnan natin kung alin yung mas malaki yung butas. Ito, mas malaki, dito yan, sa throttle. Lagyan natin ng konting dishwashing liquid para madaling mapasok. Ang galing ko muna yung bar end, dumaharang. So, okay na yung position niya, balik ko na itong bar end. Throttle operation, walang sabit. Sinakto ko lang yung spacing dito. Para syempre, hindi siya maipit dito. Itong kabilang side, same process lang din. Yan, okay na, nakabit na natin kay Honda Beat natin ang naked handlebar. Lambot nya, mas malambot siya kaysa dun sa dati. Harap sa kamay. Lambot. Pag-asa natin si Beat, 1 bar na lang to. Harap nya gamitin ha, yung grips, malambot siya talaga. Tsaka tested ko na rin naman yung quality ng Hi-Des na handle grips. Gamit na gamit ko yon kay ADV sa mga long ride, sa mga ulan. Kasi pag naulan, minsan nagtatanggal ako ng mga gloves eh. So maganda pa rin yung kapit niya kahit basa. Hindi siya dumudula sa kamay. Tsaka maganda yung feel, malambot. So, hindi rin siya lumalagkit yung feeling ng grips. Maganda yung rubber material na ginamit talaga. 1 year ko na yatang gamit yon sa 3 motor. Ito, pinalitan nga natin yung kay Beat kasi iba yung kulay niya. Kumbaga, mas gusto ko yung black eh. Yan. Mas bagay siya ngayon. Maganda kulay black yung kulay. Wala nga lang tayong side mirror. Tinanggal ko kasi yung side mirror nito ni Beat. Nilipat ko kay Click. Tapos yung bar and side mirror, hindi ko na naibalik dito. Kasi actually ngayon ko lang ginamit ulit si Beat eh. Parang almost 6 months na yata na hindi ko to napapastart. Hindi ko ginagamit. So yun, sakto. Nung pinadalan tayo ng grips ni Hi-Des Philippines. Yan, naayos ko na si Beat. Minotor wash ko muna. Kasi mabuti nag-start pa naman. Kaya ngayon papagasan ko, 1 bar na lang eh. Pero quality yan, yung Hi-Des na grips na gamit natin. Nalagay ko na lang yung link sa description or sa comment section. Parang gusto nyo i-try. Ngayon, mga bagong designs nga nila. Around nasa 500 pesos. Pero sobrang quality. Tested ko na. Pro 120 Premium. Napagasan ko na si Beat natin ng almost full bar. Siguro gamitin ko na lang ito lagi. Kapag dito lang, bibili ng kung ano. Ito sa may ilob ng subdivision. Hindi ko na rin kasi naparenyo ang rehistro nito ni Beat eh. Ganda pa rin ang RPM niya, no? Dire-diretso lang. Pakita ko lang sa inyo saglit si Beat. Na naka supermoto tsaka naked handlebar setup.
Ano, okay naman yung grips natin, maganda yung quality niya. High desk.